وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayan Islam, mga magulang, isang mahalagang pagsamo ating tatalakayin sa mga oras na ito na mahalagang paksa bilang paalala sa ating lahat, lalong-lalo na o particularly sa ating na mga kalalakihan, mga asawang lalaki. Itong paksang ito ay malimit lamang na natatalakay sa mga hutba o sa ilang mga lecture wasya, pero ito ay marapat bigyang halaga, no? Dahil ito ay napaka-obligado at isa sa mga malalaking karapatan na dapat gampanan ng isang lalaki. Ang paksa natin ay tumutukoy sa magandang pakikitungo sa mga asawa o babae, sa mga kababaihang asawa. Ito yung tatalakay natin sa maiksing oras na ito, na naway makapagbigay paalala, reminder sa ating lahat na mapabuti ang ating ugnayan sa ating mga asawa, maunawaan natin yung kahalagahan ng mga kababaihan, lalo na ang mga asawa sa relihiyong Islam. Nung una sa mga khutba na ito, natalakay natin yung antas, kung gaano kalaki yung antas ng mga kababaihan sa Islam. At kung gaano sila kahalaga. At mayroon din silang mga karapatan. Pinagkalooban ng relihiyong Islam ang mga kababaihan ng karapatan na katulad din ng karapatan ng mga kalalakihan, na kung saan itong kalagayan ng mga kababaihan bago ang Islam, subhanallah, bago pa ang Islam, walang halaga ang mga kababaihan sa mga kalalakihan. Subalit nang dumating ang Islam, binigyan ng karapatan ng Islam ang mga kababaihan. Itinaas ang antas. Hindi lang yun, ginawa pang isa sa pinakamalaking dahilan upang makapasok ang isang alipin sa paraiso ay ang magandang pakikitungo sa ina. Yan ang napapakita kung gaano kahalaga ang mga babae sa relihiyong Islam. At inubliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magandang pakikitungo sa mga kababaihan o sa mga asawang babae. Una, tandaan ninyo, tandaan po natin lahat na ang mga kababaihan, tandaan nyo, ipinagkatiwala sa atin ng kanilang mga ama. Sa oras na sila'y ikakasal sa atin, ipinagkatiwala nila sa atin. Kapag pinagkatiwala, dapat pangalagaan, mahalin, tratuhin ng mabuti. Alam natin ang pagmamahal ng magulang sa anak, lalo na pagbabae. Noong ikasal sa atin, kahit gaano kahirap sa kanila, kahit gaano kahirap sa kanila na mawala sa piling nila ang kanilang mga anak, dahil naunawaan nila ang pag-asawa, dapat mag-asawa ang anak nila, karapatan nyo yun,
kahit gaano kahirap sa kanila, na mawala sa piling nila ang kanilang anak, lalo na ang ina, ay natiis nila at ipinagkatiwala sa atin. Kaya marapat sa lalaki na mahalin, tratuhin ng mabuti ang mga kababaihan, mga asawa, at sila ay igalang. Pinayuhan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na tayo ay matakot kay Allah at pakitunguhan ng kabutihan ang mga babae. Igalang ng may paggalang, may magandang pag-uusap, pangangausap, magandang pakikitungo, mabuting ugnayan, at pinagbawal, binigyan din sa atin. Nagbigay ng matinding babala si Allah subhanahu wa ta'ala, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sa sino mang masama ang pakikitungo sa kanyang asawa, lalo na kung minamaltrato, hindi nirerespeto, ginagalang, inaalipusta, sinasaktan. Tabya, maraming mga kababaihan ngayon, tabya, hindi lang sinasabi sa magulang, ilan sa kanila nagluluksak, nagsasuffer dahil sa kalagayan niya sa kanyang asawa. Nagsasabor lamang. Dahil sa pagmamahal sa pamilya o sa mga anak, inabuso natin ang kahinaan ng mga kababaihan, tabya. Wala tayong ugali, mabuting pag-ugali sa mga asawa. Ito po'y haram. Haram. Katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagkatiwala sa atin ang mga babae. Hindi natin pagmamayan. May karapatan sila ng katulad ng karapatan natin sa kanila. Yan ang tandaan natin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bilma'ruf. Pakitunguhan bilang pahit, habilin, pakitunguhan ninyo ng mabuti silang mga kababaihan. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'a wa yaj'alallahu fihi khayran kathira. Kung may makita kayo, kamuhian man kayong isang bagay sa kanya, katangian, magtiis, magsabar, at maaring yung kasamaan na yun o bagay na yun ay baliktarin, gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kabutihan para sa inyo dahil sa iyong pagsasama. Si Muawiyah ay tinanong niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ano po yung hak, karapatan ng babae sa kanyang asawa? Sabi ng Rasulullah, ang tutaimaha, ang pagkainin siya kapag ikaw ay kumain, ang damitan siya kapag ikaw ay nagdamit o nakakuha ng salapi, at tratuhin ng mabuti kung saan huwag sasaktan, huwag papaluin, sasampalin sa mukha, huwag wala tukabbi, huwag mamatrato, huwag sasaktan, huwag papakitaan ng masama, huwag pipintasan, huwag sasaktan, wala tahjur illa fil bayt, wag na wag mo siyang palalayasin. Dahil alam ng Rasulullah, masakit ito sa kababaihan. Kaya pinayo sa atin ang magandang pakikitungo. Sa hadith, ang Rasulullah, ang huwaran sa magandang pakikitungo sa mga asawa. Pag-aralan natin ang talambuhay, ang Rasulullah ang ating huwaran sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa pakikitungo sa mga asawa. Pag-aralan po natin kung paano pinakitunguhan ng Rasulullah ang kanyang mga asawa, makikita natin, MashaAllah, napakaganda pakikitungo siya ang huwaran sa bagay na ito. Kaya niya, ipinayo, istawso bin nisa ikhayra, pinaalala ng Rasulullah. Kaya, kayo ay magpayuhan o mga lalaki
sa isa't isa, hindi sa pagpapakabuti sa mga kababaihang mga asawang babae. Pagkaraan, bakit? Sabi ng Rasulullah, dahil ang babae, ang iyong ina na si Hawa, ay nilikha mula sa tadyang. Mula sa tadyang. At ang pinaka hindi strict nito ay yung nasa itaas. Nasa itaas, kaya huwag niyong piliting ituwid, sabi ng Rasulullah, kasi mabibiyak o mapuputol. Pinaalalahanan tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na magpakabuti sa mga babae at magtiis, dahil sabi ng Rasulullah, ang mga babae, likas na sila ay mahina. Emosyon ang pinapairan. Unawain natin, may mga kalagayan na kailangan tiisin sa kanilang katangian, sa kanilang mood, kaugalian. At huwag natin pilitin na ituwid itong balaktot na kalagayan dahil mabibiyak, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ginawa yung magandang mabuting pakikitungo sa asawa bilang bahagi ng iman. Nadadagdagan ang iyong iman kapag maganda ang iyong pakikitungo sa asawa, at tanda ng pananampalataya kapag ikaw ay may mabuting pag-ugali, magandang pakikitungo sa iyong asawa. Tinanong din ng Rasulullah, sino ya Rasulullah ang may pinakaganap na pananampalataya, may ganap na iman? Sabi ng Rasulullah, khairu akmalul mu'minina imana ahsanhum khuluqa, ang may pinakaganap na iman sa mga mananampalataya ay mabuti ang pag-ugali. Wa khairukum khairul linisaikum, at ang mabuti sa inyo ay yung mabuti sa kanilang mga asawa. Si Aisha radiyallahu anhu, ang Rasulullah ang huwara. Ang Rasulullah ang huwara na dapat nating sundin sa lahat ng aspeto ng buhay, lalong na sa pakikitungo sa mga asawa. Si Aisha, inilarawan niya ang pakikitungo o pakikisama niya sa kanyang mga asawa. Makikita natin ng Rasulullah, pagdating sa labas, nabi, propeta, hari, pinuno. Subalit pagdating sa bahay, subhanallah, nakikitungo, nakikisama, nilalambing niya ang kanyang mga asawa, hindi marahas, ginagalang niya, at minsan nakikipaglaro at pinapakita niya ang paggalang. Pinapakita niya na may kahalaga, maalaga ang babae, ang kanyang mga asawa. Hindi nandidiri. Hindi siya nagpapakita ng pagkabuhi o pandidiri sa kanyang mga asawa. May isang araw, si Aisha daw, radiyallahu anha, kapag kumakain sila ay kumakain sabay. Sabi ni Aisha, isa sa ugali ng Rasulullah, napansin ko kapag ako ay umiinom sa isang baso, no? At uminom ako, tinititigan ng Rasulullah ang baso. Pagkaraan kong uminom at siya ay iinom, kinuha niya ang baso at nakita niya kung saan tumama ang aking labi sa baso, at doon niya rin idinampi ang kanyang labi sa baso. At aking nagustuhan, naramdaman ko ang pagmamahal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minsan din, at sa kalagayan yun, ako ay haid. Nasa kalagayan, may bisita, may menstruation ang si Aisha. At minsan sabi ni Aisha, nakikipaglaro sa akin, nilalambing niya ako at tinatawag niya ako sa magandang katawagan,
sa magandang katawagan. Alam niyo ba, itong paglalambing sa katawagan, ito po ay sunnah. Ito po ay sunnah. Hindi overreact. Hindi panggagaya sa mga kufar. No! Sunnah. Mabuting gawain ng nilalambing mo o tinatawag mo sa magandang katawagan. Si Aisha minsan tinatawag ng Rasulullah Aish o Humaira. Magandang babae, yan ang kahulugan. Mapula ang kanyang mukha. O di kaya sa ano pa mang katawagan, iba din ang kanyang mga asawa. Halimbawa, ang pagtawag, honey, darling, tayan, at ano pa man, paglalambing. Ginugusto yan ng mga asawang babae. Kapag nagpapakita tayo ng pagmamahal, paglalambing, presence, ang higit na kailangan ng mga babae. At magandang pagtrato sa kanila. Yan ay iman, bahagi ng iman. Pananampalataya. At kabilang yan sa pinakamagandang gawain. Pinakamagandang gawain sa relihiyong Islam. Alam nyo, sa totoo lang, isadyang nagtagumpay, matagumpay ang mag-asawang may pagmamahal at habag awa sa isa't isa. Hindi nagkakahiwala ito. Love and mercy. Kapag may pagmamahal, hindi lang pagmamahal, awa at habag, lalo na sa mga babae. Vice versa to. Subalit, lalo na sa mga kababaihan, kapag may pagmamahal at awa, habag tayo mga lalaki sa ating mga babae, success! Matagumpay ang samahan, ang pamilya, wallahi lang. Una, basahin natin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Kabilang sa kanyang mga ayat, ay ginawa niya sa inyo ang mga babae bilang asawa upang ano, makamtan nyo ang kapayapaan, peace of mind, kapanatagan. Kapag maganda ang samahan ninyo ng iyong mag-asawa, nakakamtan mo ang peace of mind, kapanatagan, katiwasayan, kapayapaan sa isa't isa, lalo na tayong mga lalaki. Pagkaraan, pinaalala sa atin ni Allah, isa sa dapat umilaw sa mag-asawa, waja'ala bainakumul mawaddataw, waja'ala bainakum mawaddataw wa rahma. Ginawa niya, nilagay niya, o dapat magkaroon ng pagmamahal at habag, love and mercy sa bawat isa. Ibig sabihin, kapag may love at mercy, ay magtatagumpay, success ang samahan. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Kapag inasawa, pinakasalam mo, ang iyong asawa, sa unang pagsasama nyo, siguradong mahal na mahal mo. Siguradong mahal na mahal mo ang iyong asawa. Subalit masusukat ang pagmamahal na ito kapag tumatagal ang samahan. Kapag tumatagal ang samahan, mga pagsubo, nawawala ang ganda ng babae, maraming stretch mark sa kanyang katawan, nawawala ang kanyang ganda, o may mga pagsubo, may mga nalalaman kang kapintasan, o hindi maganda, o side, negative side sa iyong asawa, kapag walang habag, kapag walang awa, maaaring maisip po, hiwalayan ko itong babae ito, ang mag-asawa ulit. Maghanap ulit ng iba. Kung walang awa habang sa ating mga babae, may isang lalaki, isang kwento, sinasabi niya sa isang sheep, isang buro niya, isang binata na nagtanong sa sheep, "Ya sheep, bakit ganun? Sabi niyo ang pag-asawa, mashallah, nakakamtan ang kapanatagan,
katiwasayang kapayapaan, kaligayahan, kaligayahan, lahat ng magaganda. Pero Sheikh, subhanallah, pagkaraan, bakit ako, pagkaraan ng ilang buwan, ilang taon, kaparusahan, adab. Subhanallah, hindi maganda ang aking nararamdaman o nakikita ang aking kalagayan. Sabi ng isang Sheikh, O iho, ganyan ang mga babae, kailangan ng sabr, tiisin, at walang perpektong tao. Kung ikaw na lalaki, hindi mo alam, mayroon kang mga katangian ng pinagtitiisan lang ng iyong asawa na hindi mo namamadayan. Pero hindi sila nagre-reklamo, nagsasabor sila sa iyong kalagayan. Ganun ka rin dapat na tiisin mo, magsabor sa kanilang kalagayan. Walang perpekto. At iyang kalagayan ng iyong asawa, kahit ganyan na minsan mahirap ispilingin ang kanilang kalagayan, dahil emosyon ang pinapairal, pinalitan niya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng habag na sobra-sobrang awa at habag at pagmamahal sa iyo at sa iyong mga anak. At sobra-sobrang pagsisirbisyo sa iyo at sa iyong mga anak. Pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit kulang yung pag-iisip nila, hindi katulad ng pag-iisip ng mga lalaki, dahil emosyon sa kanila, pinalitan niya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng higit-higit na pagmamahal, habang pagsisirbisyo sa iyo at lalo na sa iyong mga anak. Kaya magpasalamat at unawain ang kalagayan ng mga lalaki, ng mga babae. Minsan, tandaan natin, may karapatan tayo at may karapatan din sila. Walang perpekto. Minsan, masyado natin pinipintasan ang mga babae, tabya, mga kababai. Pinipintasan natin. Ni keso hindi nagliligo, keso may amoy, keso hindi nagpapaganda. Pero tabya, subhanallah, makikita natin, yung lalaki, mas sobra pa yung kalagayan niya. Mas sobra pa yung kalagayan niya. Mas sobra pa doon sa ipinipintas niya sa kanyang asawa. Ni hindi rin siya naliligo. Ni hindi rin siya nagpapagwapo. Nagpupugi sa kanyang asawa. At marahil may kapintasan ka. May negative side ka na mas higit pa doon sa kalagayan ng babae na tinitiis lang ng babae dahil na-immune lang siya. Na-immune lang siya sa iyo. Subhanallah. Nagre-reklamo tayo pero hindi natin tinitignan ang ating mga sarili, tabya. Minsan, nadadaya natin ang mga ilang mga kababaihan. Alam niyo si ang mga sahaba, si Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sabi niya, ako ay nagpapagandang lalaki, nagpupogi sa aking asawa, nagpapabango, yung kalinisan ay ginagawa niya ng katulad din ng inaasahan ko sa aking asawa na magpaganda, ayusin ang kasuotan o sarili. Dahil naunaw ako, sabi niya Allah, walahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf. Karapatan nila, mayroon silang karapatan ng katulad din ng karapatan sa kanila ng kanilang mga asawa. Kung gusto mo yung kalagayan sa iyong asawa, maging ganun ka rin, tratuhin mo ang iyong asawa. Tratuhin mo ang iyong sarili ng katulad ng gusto mong tratuhin ka ng iyong asawa. Vice versa yan. Huwag natin tingnan na parang babae sila ang lahat-lahat na gumagawa. Wala tayong ginagawa. Dahil may karapatan sila, sabi ni Allah, ng katulad din ng karapatan natin. At sabi ng Rasulullah, la yafruk mu'minan mu'minun mu'mina wa in kariha minna ka in kariha minna khuluqan radiya minna akhar. Ito yung pamantayan, sabi ng Rasulullah. Huwag wawasakin.
Huwag magagalit ang lalaki sa kanyang asawa. Dahil kung meron man siyang katangian kinabuhayan, ay meron din siyang katangian na mabuting katangian. Minsan, ang tinitignan lang natin yung side, negative side, pero hindi na natin nakikita yung mga mabubuti niyang nagawa. Kaya minsan, nawawasak yung pamilya dahil sa kulang sa pag-unawa. Ibang usapan na kung malaking kaso. Subalit kung katangian lamang o mga ilang mga kalagayan, minsan kinamumian natin yung isang bagay. Pero o side, negative side, kinalimutan na natin yung mga pagmamahal niya, servisyo niya, lahat mga mabubuti. At iniisip natin na para tayong perpekto na wala ding pinagtitiisan ang ating mga asawa. Bilang panghuli, pinagbawal sa atin na gumawa ng kawalan ng katarungan sa mga asawang babae. At kabilang sa pinakamalaking, isa sa mga malalaking kasalanan ang gumawa ng vul, kawalan ng katarungan, pagmamaltrato, dayagin o ano pa man, kawalan ng katarungan. Ito yung vul. At maraming babae, katulad ng ating nabanggit, maraming kababaihan ang nagsasuffer, nagluluksa sa kanilang mga bahay dahil sa pagmamaltrato, walang respeto, pinipintasan, sinisigawan o bako sinasaktan pa at hindi binibigyan ng panustos ang kanilang mga asawa. Wallahi alam, ito ay vul, mananagot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming babae nagtitiis, hindi sinasabi sa kanilang magulang ang kanilang katangian, kalagayan sa kanilang mga asawa, nagsasabor lang pero inaabuso ng ilan tabya. Ito ay vul. Ibigay natin ang karapatan ng ating mga asawa, ang pigit sa lahat, yung pakikitungo, magandang pakikitungo sa kanila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa in ata'na lakum fala tabghu alayhim nasabila. Kapag ang mga babaeng asawa ay sinunod nila kayo, wag na wag kayong gagawa ng kawalan ng katarungan sa kanila. Pagmamaltrato, kawalan ng respeto, hindi magandang pakikitungo, dahil yan ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Biyayaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na magandang pakikitungo, pagtrato sa ating mga asawang babae. Naway nakapagbigay ito ng maiksing paalala sa ating mga kalalakihan na tratuhin ng maganda, ng may paggalang ang ating mga asawang babae. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya Islam, bilang panghuli, no, patungkol sa karapatan ng babae, isa sa dapat nating ginagawang mga lalaking asawa, ay yung pagtatarbiya, pagdidisiplina sa ating mga asawa. Tayo, mga lalaki, responsibilidad natin ito. Responsibilidad, katungkulan natin ito. Naturuan, tayo ang magtuturo sa ating mga asawa pagdating sa kanilang relihiyo. Uutusan natin silang magsalap, maghijab yung kasuotang angkop sa relihiyong Islam. Iutos sa kanila ang mabuting pag-ugali. Lahat pagdating sa relihiyon ito ay responsibilidad natin. Tayo ay mananagot kapag tayo ay nagkulang sa pagpapayo, pagtuturo sa ating mga asawa pagdating sa relihiyon Islam. Huwag niyong kakalimutan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Doon lang ba, sabi ni Allah? Doon lang ba nagtapos? Hindi.
iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya. Mahal sa buhay, pamilya, asawa, anak, mula sa impyernong apoy. Tayo nag-uuto sa ating mga asawa. Gawa ito ng mga lalaki. Tingnan nyo sa buwan na ito. Buwan na dakilang buwan. Ang kalagayan ng mga salaf, ang mahal na propeta, ang mga sahaba, ay sila ang nagmumungkahi, nag-encourage, nagpapayo, nag-aabilin, gumigising sa kanilang mga asawa upang magsala, magtahajud. Si Umar bin Khattab, nabanggit na siya ay nagsasala ng maaga sa gabi. Kapag sumapit ang kalagitnaan ng gabi o sa huling bahagi ng gabi, ginigising niya ay ikaw wa allahu wa amarahum bisalah bil qiyam. Ginigising niya ang kanyang pamilya at inutusan o sinasabihang magsala, magqiyam, as-sala, 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 as-sala. Pinapayuhan niya patungkol sa kainaman ng buwan na ito, dakilang buwan ng Ramadan. At binabasa niya yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-sala wastabir alayha. Utusan mo ang iyong pamilya na magsala at magtiis dito sa gawain na ito. Ito daw katungkulan ng mga lalaki, subalit nakakalungkot, nakakalungkot, kasalungat na baliktad ang kalagayan ngayon sa ilang pamilya. Ang nagpapayo, ang nag-uutos ay ang mga asawang babae sa kanilang mga asawang lalaki. Ang mga asawang lalaki ang tamad, tabya, sa ang ilan, ang mga asawang lalaki ang tutulog-tulog at ayaw gumawa ng pagsamba o pagsasala. Ang mga babae pang nagutos, honey, darling, mahal ko, gumising ka, bumangon ka, ayaw, tamad, ayaw ng kabutihan. Subhanallah, nabaliktad na yun. Ang mga babae pa ang masigasig, ang mga babae pa ang nagsusumikap, na gumising, gisingin ang mga kanilang mga asawa, pamilya. Subhanallah, samantalang tayo na ang mga lalaki ang dapat gumagawa nito. Unang gumagawa nito. Subhanallah. Kaya, suriin natin mga kapatid, mga kaibigan, ang ating mga sarili. Naway, gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito, panatilihin niya ang gabay patnubay sa ating at gabayan nawa tayo, biyayaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang pag-uugali, pakikitunong sa ating mga asawang babae. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin kad bada fi bi nafsi, faqala azza min qaili, inna Allah wa malaikatahu.